kapurihan at pasalamatan natin ng Panginoon sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, buong kapabaan tayong hihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karuwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karuwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karuwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na noon ay naglalakbay sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karuwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihaharot na tapat ng Baal Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya, dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa naming manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli
ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe, ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtam niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon ay atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako ay pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa aki, nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginoon ay kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay magsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati nasasakyan ay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila ay natabunan ng alon sa dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Tumayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus,
lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatanda ang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at ito'y hahatulan na kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Mga minamahal ko, mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 16th linggo sa karaniwang panahon, Martes, at ang ating ebanghelyo ay tungkol sa ating pananampalataya. Kung tatanungin ko po kayo, isa-isa ngayon, kung may pananampalataya kayo sa ating poong Jesus Nazareno, 100% nakasisigurado ako na tutugon kayo ng oo. At sasabihin pa ng iba, deboto nga po ako, Father, ng poong Jesus Nazareno. Palagi nga ho ako nagsisimba dito sa Quiapo. Pero kung tatanungin ko po ulit kayo, ano naman sa inyo o ano ang kahulugan sa buhay ninyo ng ating pananampalataya o ng pananampalataya? At bakit kayo nananampalataya sa ating poong Jesus Nazareno? Ito ba'y dahil sa pagmamahal o dahil sa pangangailangan? Mga minamahal ko, mga kaibigan, ngayong araw na ito, sa pamamagitan ho ng ating ebanghelyo, ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na kahulugan ng pananampalataya na para sa ating mga deboto ng poong Jesus Nazareno ay napakahalaga upang tayo ay mas lumalim ng pagkilala at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo at upang tugunin ang ating mga panalangin at manatili sa Kanya kahit ano paman ang kalabasan ng ating mga panalangin at kahilingan sa Kanya. Una, ito po ay nagpapaunawa sa atin na ang kahulugan ng pananampalataya ay hindi laging nangangailangan ng patunay. Patunay na nakikita ng dalawa nating mga mata at nahawakan ng ating mga kamay. Tayo pong mga Katoliko, mahilig tayo sa salitang to see is to believe. Kailangan muna nating makita bago tayo maniwala. Kailangan muna nating mahawakan bago tayo maniwala. Ito po ay katumbas sa mga taong kapag ka hindi tinugon ng ating poong Jesus Nazareno, ang kanyang kahilingan ay lumalayo na at hindi na nagdarasal sapagkat nawawala na ng tiwala sa ating Panginoon. Ito rin ang mga taong palaging may kondisyon sa Diyos. Sasabihin pa, Panginoon, tugunin niyo lamang po ang aking panalangin at magsiserve po ako sa inyo. Poong Jesus Nazareno, tugunin niyo lamang po ang aking panalangin at magbabagong buhay ho ako. Alam niyo po, kapag kaganito ang ating pananampalataya sa Panginoon, malinaw na mababaw ang ating pagkilala sa Kanya.
sapagkat nakabatay sa kondisyon at sa kung ano ang himalang ibibigay niya sa atin, ang ating pananampalataya. Mababaw na pananampalataya ito. At malamang din na hindi tutugunin ng ating Poong Jesus Nazareno ang ating mga panalangin. Mga minamahal ko, mga kaibigan, kung gusto natin tugunin ng Poong Jesus Nazareno ang ating mga dasal at kahilingan, sikapin natin at hilingin natin sa Kanya na bigyan niya tayo ng pananampalatayang hindi nakabatay sa patunay at himala, kung hindi higit sa lahat sa pananampalatay nakabatay sa pusong nagmamahal, nagpaparaya at nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ang pagsasakripisyo at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay pinakadakilang tanda ng Kanyang pagiging Diyos at kaligtasan para sa mga tao. Gaya ho ng hula ni Jonas na nagpapakita ng tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo laban sa kamatayan, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ang pundasyon ng pananampalataya at pag-asa nating mga Kristiyano Katoliko. Ito po ay tanda na kahit tayo'y makasalanan, na kahit tayo'y mahihina, na madalas tayo ay nagkukulang sa ating kapwa at sa Diyos, mahal tayo ng Poong Jesus Nazareno. Sapagkat siya ay nagbigay ng kanyang sarili nang walang kondisyon, nang walang hinihinging kapalit, kung hindi ng pagmamahal. Ito ay malaking tanda ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong mga kaibigan, sa pagkakataong ito, ngayong umaga, tanungin natin ang ating mga sarili. Gaano kalaki ang aking pananampalataya sa ating Poong Jesus Nazareno? Ako ba'y nandirito lamang sa Quiapo para humiling? At kapag ka ako hindi napagbigyan, unti-unti akong lumalayo. Tanungin din natin ang ating mga sarili. Ang aking bang pananampalataya ay nakikita sa aking paggawa sa araw-araw? Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Diyos sa mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan nawa ay ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad nawa ay maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit nawa ay makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo.
Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin na tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasam mo mula panoong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ang karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kanyalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaloban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kaibigan,
Ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaiyahan upang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry
organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na July 25, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest, Santo Niño Parish, Mekawayan, Bulacan, Diocese of Malolos. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalada nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay at ang inyong mga pag-anap buhay ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayong patuloy na pinanalalim ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba San Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.